Anyway mga kamarya, isang mapagpalang araw ng Sabado, ngayon ay June 19, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ating mga nakalap na PSE Stock News, Stock Balita, Catalyst, and Fundamentals na patungkol naman sa ating stock na si ASEN at pati na rin yung kay MREIT, ang ating Mega World REIT naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, Cryptocurrencies and Altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. Good day sa inyo guys, ngayon ay June 19, 2021, Sabado. Sa video ito, i-discuss natin ang mga nakalap nating stock balita na patungkol sa ating stock market Philippines. At unahin natin ang ating stock balita na nakalap sa ating business world na patungkol naman sa ating stock na si AC Energy, ang ating ASEN. At ito ay naitala sa ating business world noong June 17, 2021. Ito ay noong Thursday lang ito guys, no? At ang topic ng stock balitang ito, AC Energy invests 415 million pesos in unit for project sites. Yan naman guys, no? Maganda na naman itong venture na pinapasok ng ating ASEN para sa growth stories ng ating stock na si AC Energy. Ito yung photos ng stock balitang ito. Yung mga nasa picture natin, ito yung founders ng ating Ayala Corporation. Itong isa, ito si Mr. Jaime Augusto Sobel de Ayala. At itong katabi niya, ito naman si Mr. Fernando Sobel de Ayala guys, no? Sila yung dalawang big man ng ating Ayala Corporation. I-check natin yung description ng ating stock balita na patungkol kay AC Energy. Basahin natin ito. AC Energy Corporation has subscribed to 415 million pesos worth of shares in Buendia Cristiana Holdings Corporation, BCHC, to fund the wholly owned subsidiary acquisition of potential project sites, the listed firm told the local bourse on Wednesday. Yan no, nag-subscribe ng 415 million pesos worth of shares sa ating BCHC naman, ang ating AC Energy guys, no? Kaya maganda ito para sa magiging venture na naman na project ng ating ASEN. BCHC is an AC Energy special purpose vehicle that will own the land for its parent firm development projects. In a regulatory filing, the listed firm said that it recently inked an agreement allowing it subscribe to 75 million redeemable preferred A shares with a par value of 0.10 pesos per share and 4.08 million redeemable preferred B shares at 100 pesos apiece and BCHC. The shares will be issued out of the unit authorized capital stock. The subscription will be used by BCHC to fund the acquisition of potential project sites, AC Energy said. Tuloy natin. It said that the transaction is subject to the necessary regulatory approval from the corporate regulator on BCHC capital stock increase as well as the full payment of the subscription price. In December 2020, AC Energy said that it was infusing 350 million pesos in Buendia Cristiana Holdings Corporation to fund the acquisition of potential project areas. In the first quarter, the Ayala-led firm attributable
net income rose by 54% to 829.32 million pesos from 539.58 million pesos in the same period last year amid higher revenues from electricity sales. Yan guys, no, nung first quarter para ang ating Ayala LED nagkaroon ng malaking percentage net income, no, na 54%. Almost higher than 50% guys, no, yung naging net income na nila dito sa revenues from electricity sales. Kaya maganda yung venture ng ating AC Energy para sa kanyang growth stories naman guys, no. Tuloy natin, AC Energy shares at the local bourse improved by 1.2% or 10 centavos to finish at 8.44 pesos a piece on Wednesday by Angelica Wayang. Yan guys, yung naging price action ng ating ASEN sa Stock Market Philippines, naging 8 pesos na, no? Mas mataas na sa 8 pesos. Kaya paakyat na yung price action ng ating AC Energy naman. Kaya kung kayo ay naghahanap ng mga long term na investment dito sa ating Stock Market Philippines guys, masisiguro naman natin na malaki yung potential na umakyat yung price action ng ating AC Energy kung long term naman yung titingnan ninyo dito guys, no? Kaya ngayon pa lang guys, magandang magunti-unti na tayong magdagdag ng mga investment o shares sa ating AC Energy sa ating Stock Market Philippines. Kung kayo ay nasa Stock Market Philippines at nag-i-invest kayo dito at kung pang long term yung titingnan ninyong investment naman guys, maganda itong ating AC Energy Corporation sa kanyang growth stories kasi maraming ventures ito na hinaharap sa ating future naman kung pang long term yung titingnan naman ninyo dito guys, no? Okay, silipin muna natin ang naging chart ng ating ASEN sa ating PSE Stock Market Philippines. I-check natin ito. Okay, nandito tayo sa chart ng ating ASEN. I-discuss natin yung naging chart action naman o chart stories ng ating ASEN, no? Mula pa nung una. Ito ay nagsimula dito sa ating chart 1987 pa pala, no? At saka yung orphan stage nito, napakatagal guys, no? Mapapansin ninyo dito na nandito lang siya sa area na ito from 1987 hanggang year, yan guys, no, December 2012 na ito. Yan, no, na ang presyo nito, i-plot natin kung ilan lang yan. I-plot natin. Almost piso lang ito guys, no, kasi 0.95 from 1987 to year 2012 ito. At saka nung umakyat na yung presyo ni ASEN, papansin ninyo dito na sa area na ito guys, no, sa banda dito na. Balik natin sa red yan. Dito na siya guys, umakyat na dito sa area na ito. At by that time, kung ilan na ito, i-plot din natin. Yan guys, no, nasa 2 pesos na ito noong year 2013 hanggang year 2020 na ito, no? Tsaka mapapansin ninyo, sa weekly ang tingin natin guys, no? Noong year 2020, around nung pinakyat na ito, August na pala ito guys, no? Nung pinakyat na yung price action nito, dito, napakataas na, no? Nung inakyat nito. I-plot natin kung hanggang saan yung inabot kasi nga nagkaroon na ito ng magandang venture sa ating renewable energies naman guys, no? Kaya ganun na lang kataas yung inakyat nito. Halos 10 pesos pala, no, yung pag-akyat ni ASEN na dito. Kaya maganda, makasabay pa rin tayo dito guys, no? Kasi nakita ninyo na merong correction ito na nangyari dito sa area na ito. Nag-correct ito dito, kaya bumagsak yung price action uli niya, no? Yan, lagay natin kung ano yung present na price nito. Nasa 850 na, no, yung price nito. Kaya kung titingnan ninyo guys, from the start, no, na piso pa ito, ilang percent na ito, no? Nasa 850%, no, yung inakyat na nito from the start. Pero kung dito sa 2 pesos na natin titingnan, kasi dito binomba yung kanyang price action, nasa 200
80% no, yung inakyat na nito. Kaya titingnan ninyo yung all-time high nito, kung dyan naman natin susukatin, from 850, ilan pa yung makukuha natin na bago niya malampasan yung kanyang all-time high, mayroon pa tayong 18% naman guys, no? Pero sigurado sa future venture ng ating ASEAN, lalaki pa no yung presyo nito. Kumbaga hihigitan pa niya yung presyo nito na yung all-time high na 10 pesos. Pwede pa nang doblehin yan in the future kung long term lang yung titingnan naman ninyo dito kay ASEAN natin, no? Okay? Puntahan natin yung kanyang daily chart. Sa day chart naman tayo guys ng ating ASEAN. Ito naman yung naging kanyang chart candles na, no? Mapapansin ninyo guys na bullish na ulit ang ating ASEAN. Kasi yung ating mga moving average line, mapapansin ninyo, tama na yung orientation nito guys, no? Nauna yung green, pangalawang nag-support yung ating yellow line. Yung ating yellow line na yan guys, yan naman yung MA20, no? Yung green natin, sa unahan, yun yung MA9. Sumunod yung ating blue line, no? Ito naman yung ating MA50 at ang nasa ilalim yung ating red line. Ito yung ating MA100 na yan guys, no? Kaya bullish ang tingin natin dito kay ASEAN naman guys. Yan yung naging chart na nito. Yan siya. Paakyat na ito guys, no? Mapapansin ninyo, meron na tayong uptrend lines dito o uptrend channel na nabuo kay ASEAN. I-plot natin ito. Ito siya guys, no, yung pagmula sa ilalim. Yan, napaakyat na, no, yung price action naman nito. Pangalawa, i-check natin tong kanyang MACD. Itong kanyang MACD, bullish na rin ito guys, no. Yan siya. Kasi mapapansin ninyo, itong ating itong red line natin o orange line pala ito guys. I-plot natin ito. Nasa ilalim, no? Tapos yung ating blue line, yun yung nasa ibabaw na ngayon. Pero nanggaling sila dito sa zero area, no? Yan yung blue line. Palitan natin ng blue. Hindi nakuha yung blue kanina. Yan guys, no? Kaya bullish itong kanyang MACD o MACD lines. Kasi paakyat na yung price action din nito. I-plot natin. Yan siya guys, no? Above zero area na tayo. Kasi ito yung zero area natin sa part na ito guys, no? Buhitan natin yung zero area. Ito yung zero area natin guys, no? Nasa ibabaw na yung ating MACD lines sa ngayon. Nakawala na siya dito, dito sa part na ito. Kasi ito yung, ito yung part na ano guys, no? Yan. Nung naging bearish ito, ngayon umakyat na. Kaya very good na rin ito, no? Para sa magiging price action nito na uptrend na. Okay? Last Friday, kahapon, no? Ang ating ASEAN ay nag-close ng 8.50 pesos per share. Yan naman guys. Okay? Kaya maganda ito para sa magiging future ventures. Kung titingnan ninyo ito guys, na long term yung investment ninyo dito. Kasi marami na tayong na-discuss na mga ventures nito sa ating renewable energies. Kasi ang target ng ating ASEAN o yung goal nila na mabuo yung 5,000 megawatt o 5 gigawatt by year 2025 na bilang the largest renewable energies sa ating bansa guys, no? Kaya maganda ang ventures nito. Kaya kung long term yung titingnan ninyo guys, maganda yung magiging price action nito sa future naman guys, no? Okay? Okay, sunod naman nating stock balita nang galing sa ating ABS-CBN News at ito ay naitala June 18, 2021. At ang topic ng ating stock balitang ito guys, tungkol naman sa ating REIT. Megaworld wants REITs offering to be among biggest in Southeast Asia. Itong ating REIT guys, ito yung tinatawag na Real Estate Investment Trust. At itong ino-offer ni Megaworld, ito yung proposal nila, no, pang limang REIT na ito sa ating PSE. Kung ma-approve ito guys, no, kasi meron na tayong dalawang na-approve dito na under trading na sa ating PSE. At meron ding dalawang in-offer ulit, no, o proposal. Ito na yung pangatlong proposal ngayong year, no.
Kaya ang una pala dito na na-approve na rate natin guys, yung ating A rate na by Ayala. Pangalawa, ang ating DDMP rate na Double Dragon. Pangatlo, yung proposal pa lang guys, yung ating RLC rate by Robinson's Land naman yon, no? At ang pang-apat, under proposal din ito, ang ating FLI rate o by Philinvest Land naman, no? At ito na yung panglimang offering, ang ating MREIT o ang by Mega World naman ito guys, no? I-check natin yung description o nilalaman ng istakbalitang ito guys, no? Basahin natin. Manila Mega World Corporation wants the initial public offering of its real estate investment trust to be among the biggest in Southeast Asia. The Andrew Tan led firm on Thursday disclosed it was seeking approval of its 27.3 billion pesos REIT offering of unit MREIT at the maximum size of 27.3 billion pesos. The MREIT IPO potentially surpass other REIT listing in the country from the Ayala Group's 15.1 billion pesos listing last year and other REIT in the pipeline. Our ultimate goal is to make MREIT not only the largest REIT in the Philippines, but to eventually be one of the largest in Southeast Asia, Mega World Chief Strategy Officer Kevin Tan said during the company virtual stockholders meeting. Tuloy natin ito guys. MREIT offering will benefit Mega World to unlock the value of its prime property investment, he added. The REIT offering aims to boost office lease transaction this year by 13% to 315,000 square meters and to complete 21 new projects in the next 5 years, of which 70% will be office developments, Tan said. The BPO sector continued to grow despite the pandemic last year and is projected to continue expanding, which gives us a lot of confidence that the office sector is indeed quite resilient, Tan said. Yan guys, no, malaki nga yung i-offer nila sa ating REIT, no, sa PSE Stock Market Philippines. Kasi ang proposal nila guys, seeking approval of its 27.3 billion pesos REIT offering of unit MREIT, ang ating Mega World ito guys, no, i-offer nila sa ating real estate investment trust. Check natin yung last part ng ating huling istakbalitang ito. Real estate investment trust allow investor to engage in the real estate sector through dividends. Double Dragon DDMP is also listed in the stock exchange, while Philinvest Land and Robinson Land are seeking approval for their REIT offering. Yan guys, no? Merong nakapilang dalawa na under approval din. Yung diniscuss nga rin natin kanina, ang ating FLI REIT by Philinvest Land at itong ating RLC REIT, no, by Robinson's Land naman ito. At ito yung pangatlong proposal o under approval, ang ating MREIT by Mega World naman ito guys, no. Kaya sa mga gustong mag-invest sa ating mga REIT o ang ating real estate investment trust, para naman sa inyo ito guys, no, itong offering na ito. Kung ma-approve itong ating Mega World, kayo na ang humusga din dito guys, no. Okay? Okay, i-discuss naman natin saglit guys kung ano yung ibig sabihin ng ating REIT. Ito ay nanggaling sa ating Investopedia para well-informed tayo guys, no. What is the Real Estate Investment Trust REIT? A real estate investment trust is a company that owns, operates, or finances income-generating real estate modeled after mutual funds. REIT pool the capital of numerous investors. This makes it possible for individual investors to earn dividends from real estate investment without having to buy, manage, or finances any properties themselves. Yan guys, no? Ito naman yung kagandahan ng ating REIT, kasi hindi na tayo yung mismong kagaya nung araw na bibili tayo ng mga properties at imamanage natin ito para kumita guys, no?
na tinatawag na real estate. Pero ngayon, pwede na tayong maging investors lang sa pagbili ng mga shares dito sa ating real estate investment trust na inoffer nila sa ating PSE Stock Market Philippines. At kung mag-appreciate yung value nito, doon naman tayo kikita guys, no? I-check din natin yung mga key takeaways. A real estate investment trust REIT is a company that owns, operates, or finances income-producing properties. REIT generates a steady income stream for investors but offer a little in a wake of capital appreciation. Most REIT are publicly traded like stock, which make themselves highly liquid unlike physical real estate investments. REIT's investment is most real estate property types including apartment, buildings, cell towers, data centers, hotel, medical facilities, offices, retail centers, and warehouses. Liquidity, diversification, transparency, stable cash flow through dividends, attractive risk, adjusted return. Yan yung mga key takeaways naman ng ating real estate investment trust o ang ating REIT guys, no? Okay, talakayin din natin yung pinaka-importanting part nito guys kung paano naman kumita dito sa ating REIT o ang ating real estate investment trust. How to make profit in REIT? There are two ways to make profit naman sa ating REIT guys, no? Una, ang ating stock market appreciation of price value. Kapag ito ay tinitrade na sa ating stock market Philippines, nag-appreciate yung value naman nito dahil pinapasok ito ng ating mga investors naman guys, no? Ang ating mga REIT. Yan yung unang way para kumita tayo. Ang appreciation of price value sa ating stock market. Pangalawa, na para kumita tayo dito guys, through dividends naman guys, no? Kasi meron itong annual percentage on dividends. Kaya pang long term ito. Para sa mga naghahanap ng mga long term investment o yung mga may pera sa banko na hindi naman nagagalaw guys, no? Na matagal ito para bago galawin, mas magandang i-invest nyo muna sa ating REIT o ang ating real estate investment trust kasi nagbibigay naman ito ng annual percentage on dividends kasi sinishare nila yung interest earn o yung ating profit earn ng kanilang mga real estate sa ating mga investors naman na kumuha ng kanilang investment shares naman dito guys, no? Kaya maganda ito para sa mga merong mga itinatagong pera na hindi gagalawin ng long term guys, no, sa banks. Mas magandang ipasok nyo dito sa investment ng ating REIT o ang ating real estate investment trust naman para kumita pa ng mas malaki yung mga pera ninyo na nakatambak lang o nakaimbak lang sa ating mga banks naman guys, no? Kasi mas malaki yung ibibigay na profit ang ating REIT kaysa sa mga interest earn na makukuha naman natin sa mga banks. Kaya kayo na ang humusga naman dito guys. Okay? Alright, at yan ang ating mga nakalap na stock balita ngayong June 19, 2021 sa ating PSE Stock Market Philippines. Magkita ulit tayo guys sa ating kasunod na video. Once again, have a happy weekend Saturday and God bless. Hanggang sa muli.